mula pa kay Adan at Eve ay talagang tayo natutukso na ng kalaban. Natukso na tayo ng kalaban. So, ang temptation po talaga everyday nandiyan dyan mula po nung unang panahon. Ay karamihan ang mga tao ngayon, kung hindi natin napapansin, lahat ay nafo-focus tayo sa maraming bagay na kung tutuusin ay hindi po natin kailangan pagka tayo po ay wala na dito sa mundo. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yun po, yung lahat ng mga kailangan natin ay bibigay niya kung tayo ay hindi man natin hingin, dahil tayo po ay anak ng Diyos. Kung hahanapin po natin siya sa buhay natin, ano yung po nakakaranas ngayon ng mga depression, yung mga nakakaranas ng kalungkutan, yung mga nakakaranas ng mga pag-iisa, yung nakakaranas na para hindi na nila kayang bumangon doon sa kinalalagyan nila, yung nakakaranas ng parang tamad na tamad na ayaw bumangon doon sa kanilang higaan, yung mga emotions ng mga ganyan po na ayaw tayong bigyan ng lakas. Ito pong lakas na ito ay binibigay po ng ating Panginoon sa ating lahat. Ayan po, ipinapasa ko po sa inyo. Babuhay kayo. I am the living testimony of God. Kasi ako po ay may sakit talaga sa spinal. Ngayon sa buhay ko, lagi ako nakahiga, yung parang andun ka lang sa emotion na yan, minamahal mo, na parang ang lungkot-lungkot mo, tumutulo ang luha mo, nandiyan ka sa isang sulok, nag-iisip ka na kung ano-ano, na hindi mo makayang ma-overcome lahat ng mga temptation na nandiyan dyan sa'yo, yung mga habits natin, mga ganun po. Yung mga old habits ng ating mga old soul, bakit old soul? Kasi yun po yung ating kaluluwa na siyang namahay sa atin, namuhay sa atin sa mahabang panahon mula ng ating pagkabata, mula nung tayo ay pinanganak dito sa mundo. So yun po ang tatanggalin po natin. At yun po ang gusto kong sana maranasan din ninyo, kung ano yung saya na ibinigay sa akin ng Panginoon sa bawat pakikinig ko ng mga salita niya. Gusto ko po ma-share sa inyo para po kahit papano yung mga tao na nandoon po sa point na yon, kailangan natin ng prayer, kailangan natin ng direct communication sa kanya through sa Bible, through his words. So, yun po yung number one. Magbasa po tayo ng mga salita niya at nang tayo ay malaman natin ang kanyang mga habilin niya sa atin. Pangalawa, yun po, mag-fellowship tayo. Kasi kailangan po natin yung may nagdadasal din para sa atin. May kasama tayo nagdadasal. So, mas para lalo tayo madwell sa Panginoon, na lalo tayo mapalapit sa Panginoon po. So, yung pangatlo naman, worship. Ayan, kanta po tayo ng mga worship song para sa Kanya, yung mga natin, para lagi tayong nasa ilalim ng pagmamahal ng Panginoon. Kahit po sa YouTube, meron po kayong mapapanood dyan. Kung wala po kayong mga churches, pwede po kayo manood sa YouTube. Marami po dyan na, mamimili lang po kayo. Kaya, magkakilala nyo na po ang Panginoon. Pag narinig nyo yung mga prints nila, dun kayo Kasi ang lagi niyang sinasabi ay ang pagmamahal. Puro pagmamahal lang talaga ang gusto ng Panginoon. Yung mahalin siya, mahalin natin siya, at pag minahal natin siya, dun natin makikita yung worth natin, kung gaano ba tayo kahalaga sa Panginoon. Kaya nga, inano niya tayo, ginawa niya tayo na kahugis niya. Mahal tayo ng Panginoon, kaya kumbaga, parang yung mga anak natin, pag nakikita natin sila na nagdudusa, nakikita nila natin sila na malungkot, ay nalulungkot din tayo. Yung mga dumadaan sa mga ganyan na mga kalungkutan, o kung ano man yung mga anxiety, o ano man mga, ano po yan, yung nabubuhay tayo sa nakaraan, wag po nating mahalin yan. Wag po tayo mag-stay dyan. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Panginoong Jesus, ang siyang nandito at namuhay siyang tao kasama natin 2,000 years ago. So namuhay siya kasama natin dito bilang tao at yung po. Kaya po siya pinababa ng Panginoon Ama sa langit, ay dahil para siya po yung gayahin natin bilang tao, kung ano po yung buhay na ginawa ni Jesus na nandito siya. Na nandiyan yung attempt siya ng ng diablo, tinutukso siya ng diablo, ginagamitan siya ng verse na kasinungalingan. So totoo po, marunong gumamit pala yung si devil ng word of God. So yun po,
lagi lang po natin tatawagin ang pangalan ni Jesus. Kung nasa posisyon po tayo, na tayo ay hindi po tayo nag-iisa. Mahal po tayo ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang anak upang siyang maging katulong natin sa paghakbang natin sa buhay natin dito sa mundo. Dahil na, kaya po niya ibinigay ang kanyang anak, pati ang mapagpalang kamay ni Kristo na siya nagpapagaling sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, sa mga nalulumbay. Na, no, kaya po napakabait talaga ng Panginoon. Pagpurihan po natin siya sa araw-araw na ating buhay. Siya po ang ating karamay sa lahat ng ano. Tawag lang po tayo kasi para lang din po yan sa mga anak natin. Kung makikita natin yung anak natin ay alam natin mapapahamak na kaagad nakaabot ang kamay natin, di po ba? Hindi natin hinahayaan ang ating mga anak ay malunod. Parang si Peter po, nung sinabi niya ni Jesus na ano, yung naglakad siya sa dagat, na sabi niya, "Peter, halika dito." Naglakad si Peter, tapos nakailang hakbang lang siya, nalunod siya, pero ano nga to, biglang nakaabot ka agad si Jesus doon sa kamay niya kasi malulunod si Peter eh. Ano, tulungan mo ko, sabi niya gano'n, nakaabot ka agad siya kasi ayaw niya malunod si Peter. Kaya nga, sabi ni ano ni Jesus, ano, ang hina ng pananalig mo. So tayo din po, ganun din po. Tao tayo eh, kumbaga may mga times na humihina po ang ating pananalig sa Panginoon. So, ano po ang dapat natin gawin para yung po ay mapagtagumpayan natin is tumawag po tayo. Tawagin po natin ang pangalan ni Jesus sapagkat kaya siya ibinigay ng Panginoon para sa atin upang tayo ay iligtas at gabayan dito sa mundong ito. Kaya nga siya ang ating pastol na nagpastol sa atin, nagpapastol hanggang ngayon. At sana at ng pagkakataon sa buhay natin, tumawag po tayo sa Kanya. At yun po ang maging gabay natin sa araw-araw. Ipinagdadasal ko na lahat ng mga nandoon sa sitwasyon na gano'n, na which I know pinagdaanan ko na rin po. So hindi po maganda na mag-stay tayo sa ganyan. Huwag po nating mahalin yan. Dahil hindi po gusto ng Panginoon na nandoon lang tayo, wala po tayong ginagawa. Hanapin natin siya. Siya ang una natin hanapin sa buhay natin. Ano, mahalin natin siya ng buong kaluluwa, buong puso. At sundin ang mga salita niya. Yung kalooban niya, yun po ang masunod. At ang pangalawa ay mahalin po natin ang ating mga kapatid. Hindi lang yung biological na kapatid natin, kundi lahat po ng mga tao na ikaw nga kahit hindi sila kamahal-mahal, ay mahalin natin sila dahil lahat tayo po ay makasalanan. Ano man po ang mga klase ng kasalanan natin, gano'n man po kalaki yun, kung tayo po isinurender natin sa Panginoon yun. Walang mahirap, walang mabigat sa Panginoon, walang imposible mapagpatawad na Panginoon ang ating Panginoon. Kaya po, isurrender lang po natin yan. Lumapit po tayo sa Panginoon. At buksan po natin ang puso natin sa Kanya. At makakaranas po kayo na kaginamahan. Gagaan ang pakiramdam niyo. Gagamutin niya ano man ang nararamdaman niyo. Hindi po tayo, hindi po natin kaya mag-isa ang lahat ng ano man ang klase ng pinag-aralan natin, taas man ang pinag-aralan natin, gano'n man tayo katalino, gano'n man tayo kayaman, o gano'n man tayo ka ano man ang ano dyan. Yung mga ganyan, temporary ano lang po yan, temporaling kaligayahan lang yan, pera. Walang pwedeng magmahal sa atin na kapwa natin, na katulad ng pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon. Makita po natin yun at mahal po tayo ng Panginoon. Kung tayo po magmamahal ng kapwa natin, kaya nga nakalagay doon, di ba, sa second, mahalin mo ang iyong kapwa na katulad sa sarili mo. Mahalin natin ang kapwa natin katulad ng sarili natin. So, hindi po pwede rin naman, ayaw din naman ni Lord na, example lang po to. Kumbaga magmamahal tayo ng iba, pagkatapos tayo naman, nandiyan dyan mukhang kawawa. Ayaw po niya ng ganun. So, kung ano yung pagmamahal mo sa iba, kailangan yun din ibibigay mo sa sarili mo. Kailangan pantay-pantay po tayo. Ganun po yun. Kaya walang masama na mahalin mo rin ang sarili mo. Kasi mahalin mo ang kapwa mo, pero mahalin mo rin ang sarili mo. Kasi mayroong mga tao na, sige, todo sila bigay na pagmamahal. Ayan, pinagalingan ko rin yan. Pagmamahal. Kasi akala mo yun ang ano, to please your partner, to please your ano girlfriend, boyfriend, to your husband, or your wife, or your children. Alam nyo po, ibibigay po natin talaga yun eh, para i-please natin kasi mahal natin sila, di po ba? Mahal natin sila, so gusto natin yung lahat na pagmamahalan. Eh, pero kung tayo naman, mukha ng kawawa, hindi rin gusto ni Lord yun. Yung sinasabi nila na magpakamartir ka,
na sa maling paraan. Kasi love your neighbors as you love yourself eh. So kailangan pantay. Kung ano yung pagmamahal mo sa kanila, yun din kailangan ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya nga kailangan malaman natin, una natin, kaya nilalagay niya sa Bible na ang una nating dapat gawin ay hanapin siya at mahalin siya ng buong puso. Kasi pag minahal natin siya ng buong puso at kaluluwa at lahat ng lakas natin, doon natin makikita yung kanyang pagmamahal eh. Ano niyo po yun? Kung gano'n niya tayo kamahal. Bire mo, binigay niya yung sarili niya anak. Tayong tao, kaya natin ibigay yung sarili nating anak? Ha? Para isakripisyo lang? Para kung kanino? Eh kung tutusin, hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Di po ba? Anong silbi natin sa Panginoon? Wala tayong silbi sa Panginoon. Kung tutusin. Pero bakit niya tayo minahal? Nung ginawa niya ang mundo, na ilagay niya tayo dito, pinag-isipan na niya mabuti ang tao. Kaya pinakamahal niya ang tao dito sa mundo nito. Pinakamahal niya dahil talagang pinag-isipan niya, inubusan talaga niya ng ano, pinag-isipan niya kung paano tayo mabubuhay dito sa mundo. So, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Lahat ng kailangan natin ibinigay niya. Bago pa man tayo sumadlak sa mundo na to. Nandiyan dyan na lahat. Wala na tayong kailangang hanapin pa. Mabubuhay tayo. Lahat ibinigay niya. Yung hangin na yan, bigay niya yan. Kaya tayo nakakahinga. Dahil kung wala pong hangin, lahat tayo patay na. Sa kanya po galing lahat yan. Yung gano'n. Binigyan ng araw, binigyan ng gabi. Kasi parang meron tayong time sa pagpapahinga. Sa gabi, matulog tayo. Kailangan matulog tayo. Sa araw, kailangan gising tayo. Maarawan ang ating katawan dahil ang araw ay nagbibigay ng sustansya sa ating katawan. At sa gabi, matulog tayo para yan ay makapagbigay naman ng kapahingahan sa ating mga isip at saka pagpapahinga ng katawan natin. Alam niyo po, lahat ng ultimo pagkain, lahat binigay niya. Nandiyan, may mga prutas, may mga isda sa dagat, pumunta ka sa dagat. May mga lahat na naklase, di po ba? Kahit hindi ko isa-isahin yun, lumingon kayo sa paligid natin, lahat na nandito, gawa ng Panginoon. Bakit niya binigay yan? Napakasarap po. Para tayo nasa paradise. Biliin nyo, bago pa tayo pinanganak, lahat ng kailangan, nandiyan dyan na. Parang tayo mga magulang. Bago pa natin ipanganak ang ating mga anak, lalo na yung mga, yung talaga pinaghandaan nila talaga, yung pagpapamilya nila, no? Naghahanda muna sila ng bahay bago magpakasal. Naghahanda muna sila ng mag-iipon muna sila bago magpakasal. Tapos kung sila mag-aanak, nagpa-plano sila para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kasi mahal natin yung magiging anak natin. Yung mga hindi ready sa pagpapamilya, pag nandyan na, kumbaga naramdaman mo na, lalo na ang mga nanay, no? May mga at saka mga tatay, kung paano nila mabubuhay ang kanilang anak. Kung paano nila mamahalin ang kanilang anak. Alam niyo po yung kung gaano kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ikumpara po natin. Tayong tao nga eh. Minamahal natin ang ating pamilya. At yung pagmamahal niya galing sa Panginoon yung lahat. Kaya tayo may pagmamahal sa puso. Kung ang hayop nga, may pagmamahal sa kapwa nila, hayop nila, sa mga anak nila. Kaya ang Panginoon talaga, the King of Kings, Lord of Lords, Alpha and Omega, the end and the beginning. Siya ang ating umpisa, siya ang ating katapusan, siya ang gumawa sa atin, siya rin ang kukuha sa atin. Kaya po huwag tayong mabuhay sa kalungkutan, huwag tayong mabuhay sa makamundong dahil nandito tayo. Preparation po ito para tayo nasa kindergarten. Preparation po ito para tayo mapunta sa elementary, ikangat. Tayo doon sa susunod na level ng buhay natin. At yun ang buhay na walang hanggan. Kasama ang Panginoon. Yung paradise. Kaya pagka minahal niyo na ang Panginoon, nakilala niyo na siya. Ang banal na espiritu na po ang magtuturo sa atin kung paano, siya na yung parang mamumuhay dyan sa puso natin at siya yung mag-guide sa atin. Kaya wala po tayo dapat ipag-alala. Wala po tayo kailangan ipag-alala. Nasa atin ng Panginoon. Araw-araw, hanapin lang po natin siya sa puso natin. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya yung mga nalulumbay, yung mga nandyan sa dilim, na hanggang ngayon nasa dilim, ayaw nilang umalis. Umalis kayo dyan, pumunta kayo sa liwanag.
Hanapin niyo ang Panginoon sa puso niyo. Hanapin niyo ang ano sa buhay niyo. At mapupunta kayo doon sa liwanag na hinihintay niyo. Yung kasiyahan, yung hindi niyo man ano nga to, doon mo mararamdaman yung sobrang joy na kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Makikita mo ang kahalagahan mo. Pag nakita mo yung kahalagahan mo na yun, kung gaano ka kahalaga sa Panginoon at kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, pag nakita po natin kung gaano tayo kahalaga at kaimportante at may kabuluhan sa Panginoon, kung paano tayo niya talaga pinag-isipang mabuti ang ating kapakanan, makikita po natin dun yung self-worth. Kailangan makita natin po yun. Kasi kung hindi natin isisik yung pagmamahal niya, hindi natin makikita talaga. Yung talagang hindi tayo dapat mabuhay. Ah, kasi may pera ako, kaya ako, worthy ako ng ganito, ng praise, ng ano, ng ibang tao, ng ganyan. Alam niyo po, wag po natin ibenta ang kaluluwa natin. Hindi po natin namamalayan na binibenta na pala natin ang kaluluwa natin. Yun, hanapin po natin ang pagmamahal ng Panginoon. Nang malaman po natin kung gaano tayo kamahal, at yun po yung pagkakataon na makakapagbigay din po tayo ng pagmamahal sa iba, dahil it's an overflowing love from God pagka naramdaman po natin yan sa si Jesus sa puso natin, ng Panginoon, ng Ama sa Langit, kung gaano niya tayo kamahal. Seek first the kingdom of God. Kaya sinasabi niya Mateo 6:33. Yan po ang kailangan natin. Unang-unang dalawang habilin niya na talagang pinakamahalagang utos ng Panginoon. Yan po ang iniwan. Hanapin natin at mahalin siya ng ating buong puso at kaluluwa. Pag nahanap natin siya, yun po yung time na makikita natin, mamahalin natin ang sarili natin. At yung pagmamahal na yun, yung pagmamahal na galing sa Panginoon, maibibigay po natin sa iba. At makikita po natin, maipapakilala natin siya, yung pagmamahal niya. Hindi mo man sabihin, makikita po yun sa ating puso, makikita po natin yun sa mga lalabas sa bibig natin na unti-unti, hindi naman po ganun kadali ang pagbabago eh. Ang kailangan po talaga, bago po tayo sabihin natin, magbago ka, mga ganyan na, ganyan, yung mga chismis, yan naman yan eh, di ba yung iba nagdisimba, pero, ganyan, tapos pag ano, usap. Yung mga ganyan po, hindi po maganda, kaya nga, kailangan, hanapin po natin ang Panginoon talaga sa buhay natin. Yung pagmamahal niya, yun talaga yung hanapin natin. Mahalin natin siya ng buong puso. Yun po ang kailangang number one step na gawin natin sa buhay natin. Yan ang pinakamahalaga. Dahil yung mga anuman ang meron tayo dito sa mundo na to, hindi po natin makikita yan. Hindi po natin madadala yan sa kabilang buhay. Sa totoo lang. Kaya, yun po ang hanapin natin. At yun ang gustong gawin natin. Gusto ng Panginoon na gawin natin, dahil kung gusto po natin mabuhay na kasama siya, choice po natin yun. Kung gusto po natin mabuhay nang wala siya, ayan yun, lahat ng kagustuhan natin gawin natin, walang goal, walang ano, diba? So, ang buhay natin dito sa mundo ay hindi tayo mga immortal na mabubuhay tayo ng daan-daan libo ang ating katawan. So, mabubuhay tayo, meron dyan yung mga pinakamatagal na yung mabuhay tayo dito, siguro mga 80 years, 100 years, mga ganun, pinakamatagal na namabuhay tayo sa mundo kung pagpapalain tayo ng Panginoon. Pero pagkatapos nun, mawawala din tayo dahil yung ating flesh ay hindi nakakayanin, matanda na tayo. So, kailangan na natin talaga magpahinga. So, yung pagpapahinga na gusto natin, dapat eto talaga tayo sa dito sa mundo na kailangan natin gumalaw na, at magsikap tayo para tayo ay mapunta, para pagdating ng time na kailangan na natin mag-retire, yung pagdating ng time na tayo ay mag-retire na, para yung katulad ng ginagawa ng mga tao ngayon. Pinaghahandaan na nila yung pagtanda nila, pinaghahandaan na nila yung mga retirement fee nila, yung mga matatanggap nila pag sila tumanda na, at pinaghahandaan na nila yung kanilang libingan. Ganda pong paghandaan po natin ang ating pag-uwi sa Panginoon. Dahil hindi po natin madadala lahat yan. Yung katawan natin, kung tutuusin, kahit saan mo na lang iyan yan. Wala naman silbi ang katawan natin pag nawala na tayo. Kasi dala rin naman natin yung ating kaluluwa. Aangat yan. Baga mawawala sa katawan natin, hihiwala yan. Anong silbi ng katawan natin? Anong silbi ng mga ano niya? Pagandahin mo man ang pagandahin niya. Ano po silbi niyan? Pagmahal mo na ang Panginoon sa buhay mo,
makikita po natin. Kaya kailangan kilalanin po natin ang Panginoon, hanapin natin siya at mahalin natin siya. Dahil siyang uuwian natin at yun po ay choice po natin. Ako, pinipili ko ang Panginoon sa buhay ko. Choice ko to dahil ayoko na mabuhay sa malungkot. Oo, nandiyan, may pera ka. Andiyan, marami nagmamahal sa'yo. Marami nagkakagusto sa'yo. Diba? Yung mga bata, yung mga gano'n, ano nga to, marami nagkakagusto sa atin. Tuntua tayo, napaplatoy tayo. Pinupuli tayo ng mga ibang tao. Natutuwa tayo, pinupuli tayo. Na ano tayo. Oh, ganyan. Ano nga to. Yung mga ganun. Hindi ba mas dapat purihin natin ang Panginoon? Dahil siya ang mas karapat dapat purihin. Hindi po tayo. At yung mga ito, mga pansamantala lang to. Purihin natin ang Panginoon sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Siya ang mauna. Siya ang maging sunod. Ayan, ito na naman, nag-preach na naman yata. Hindi po ako nag-preach na po. Natutuwa lang ako ma-share ito kasi talagang ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi po maipaliwanag, no? Walang explanation. Ganun yata yun eh. Pag nagmamahal ka, ba't mahal mo to tao na to? Diba? Pag tinanong kayo, ba't mahal mo siya? Pag totoo yung pagmamahal ng tao na yon, hindi niya ma-explain kung ba't kanya mahal eh. Ganun. Ang ano natin sa Panginoon talaga. Pag naano mo yung pagmamahal niya, hindi mo alam, hindi mo kaya explain. Ano to pagmamahal na to? Hindi mo siya naramdaman. Hindi. Ako yung feeling ko, parang yung pagmamahal na hinahanap ko, dati kung kami maraming magkakapatid, lumaki kami na ang mga magulang namin, walang ginawa kundi magtrabaho. Wala silang oras sa amin. Walang gumabay sa amin magkakapatid. Kahit nandiyan kami magkakapatid na sabihin pa na ano, wala nagturo sa amin na o ganito sa Panginoon, ganyan. Kaya, kumbaga, alam niyo po, yung walang foundation eh, kanga. Hindi pera ang foundation ng buhay. Hindi ka ginawahan. Kasi yan, ililigaw ka niyan. Dadaling ka sa masama. Pero ang Panginoon, ayaw niya. Ang Panginoon, hindi niya tayo dadaling sa masama. Lahat tayo ay may kanya-kanyang, hindi pa man tayo ipinanganak sa mundo. Meron po tayong kanya-kanyang, gawain na itinalaga niya para tayo ay bago pa po tayo ipinanganak dito sa mundo. Kaya yun po yung anihin natin, seek God first bago po natin umpisahan ang lahat ng bagay sa mundo na gagawin natin, dahil siya lang po talaga ang pinakamakapangyarihang gabay natin. Kahit sino ayaw mapunta sa impyerno, ayaw sa dilim, ayoko, tinatanggihan ko po. Kayo po ba? So, ayan po ang inyong nanay para sa araw na ito. Sana may naiwanan po ako sa inyong magandang aral. At sa buhay, kahit kaunti, paunti-unti, sana ma-enjoy ninyo ang panonood sa ating bagong mga ginagawang video ngayon na maging ito po ay maging inspirasyon sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Makapagbigay po ako ng magandang halimbawa sa mga tao na gustong mabago ang buhay nila, na nagsasuffer po dyan. Huwag po kayo mag-stay dyan. Huwag niyo po mahalin. Galing din po ako dyan. Huwag po natin mahalin ang mga gawa ng mga ng demonyo, ng Satan sa buhay natin. Ang mga tukso, ang mga ano na yan. Huwag po natin ilagay yan sa sarili natin, yan habang buhay. Yan po ay pansamantala lang. Ang Panginoon pang habang buhay at walang kaluhalatian. Kahit ilang libon taon na buhay tayo, doon tayo mabuhay. Yung pangako niya na ano nga to, mabubuhay tayo ng walang hanggan. Doon po tayo. Dahil yung buhay natin dito sa mundo, maisi lang. Yung buhay na walang hanggan, hanapin po natin dahil yun ang masaya. Doon po tayo. Kaya yung makakarinig po nito, sana mag-inspirasyon sa buhay nyo ang Panginoon. Hindi po kayo nag-iisa. Maniwala po kayo sa akin. Mahal kayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Gusto ko po kayo makabangon. Matulungan kayo makabangon. Kung sino man po yung mga may pinagdadaanan, palagi po natin tandaan, tawagin lang po natin ang pangalan ni Jesus. At nandyan lang po siya. Anytime, andyan ang kanyang mapagpalang kamay para tayo ay abutin. Kaya tawagin po natin siya ng buong-buong puso. Yung talagang ano, kumapit tayo sa kanya. At siya lang po ang talagang makakatulong sa atin. Wala na pong iba.
Maraming salamat po ngayong araw na ito. Ito na naman po ang inyong My Mother's Diary. At mag-ingat po kayo lahat at pagpalain tayo lahat ng Panginoon at palagi tayong kabayan. Maraming salamat po.